Okay, ito na yung pangalawang video natin sa maingay ng makina. Pinilight niya kailang bukasan. Ayun, hard starting na siya. Kasi nga, umuusok na yung tambucho. Umuusok na kasi nalagyan na rin ng langis. Kaya umuusok na siya. Ito, kakalasin na natin ngayon para makita natin yung pinaka problema nito. Diyan natin makikita yan. Pero sure for sure bull, yung piston, yan, may tama yan. Black. Yung valve guide. Yung mga nagkaroon ng problema. Kaya nagpaingay. Pero yung sigunyal, safe po yun. Hindi po yan ang may problema. Basta wag lang nag-stuck yung ano. Yung pin. Yung piston pin. Kaya pag-iwalay natin para makita natin to. Okay, Tomasa. Tanggalin na natin. Hugutan natin yung block, piston ring, tapos yung cylinder head. At ito na nga yung kanyang pisa. Ayan, ito yung piston niya mga sir. Kinayod. Pati yung piston pin malamang. Kasama yan sa papalitan natin. Munti-munti ka na itong mag-stack up. May tama na ito. Nung unang ano natin video, buti na nadala niya at nalagyan natin ng langis. Pag pinatagal niya ng ganun, ayun, stack up na. Pati si Gunyal. Palit. Yan, kinayod. Sa tunog naman, hindi naman yun ang problema sa connecting rod. Safe po yun. Walang problema. At ang ito yung isa sa pinaka mahirap din. Yung valve guide. Papansin nyo, yung ginagawa ko sa valve guide, ginaganon ko. Masyadong malaki yung play. Isa yan sa number one sa, ano, sa nagpapaingay. Yung kabila din. Dapat kanya lang. Kasi hanggang dyan lang yung buka naman ng, ano, ng valve natin. Kaya, pansin nyo yung kamay ko. Yan. Lakas. Kaya, dadalhin natin ang machine shop to para ma-press yung valve guide nya at mapalitan. Kaya, dadalhin natin to ngayon para magawa natin to. Matik, pati yung block, kasama yan sa papalitan, valve seal, cylinder gasket, base gasket, tapos ito. Buti nga lang, yung rocker arm, yung sa unang video natin, wala nang mga ano, tama. Goods na goods, hindi nasira. Kaya nabawasan yan sa gastusin. Kasi kung sakaling dumagdag pa yan, pati yan kasama sa gastos. Nasa 500 plus pa naman ang isa. Yung dalawa, 1,000 na. Kaya dadalhin mo rin to. Tapos ilalagay na rin natin yung bagong block. Piston ring. Pero ito muna tayo magpo-focus kasi dito tayo matatagalan. Para ito, kasama sa papalitan. Dahil tumigas na, kaya hindi na natanggal. Dahil pagka inugot mo to, makabali na. Dahil marutong. Dahil mga atin ito sa machine shop. Okay, ito mga sir. Paggawa na natin yung valve guide nung cylinder head na maluwag. At ito yung pinagtanggalan natin na valve guide. Kaya pinalitan ito dahil kapag pinasok natin ito, sample natin yan. Ah, hindi na pala may pasok kasi pinukpok na. Ito, maluwag to. Magalaw. Isa rin ito sa nagpapaingay. Kaya pinapalitan natin ito. Ayan, nire-grinding kong pauna ni Kapulong para lapat na lapat yung balbula. Medyo naibalik pa natin sa machine shop yan, gawa kasi nang hindi natin na maipasok yung balbula. Kaya pinahuning natin uli yung valve guide na ginawa. Kasi dapat 0-0 dapat. Dapat na ipapasok mo siya ng madalian, hindi yung sapilitan, hindi yung pupukpukin mo pa yung valve para lang maipasok doon sa valve guide sa head. Kaya binalik uli, kaya ito nagabihan na naman. Bari, bibili na ako ng ano,
ng press yung barina up and down. Yan, puro click. Gasa muna natin, tapos ibalik na natin itong ano, mga piyesa niya, at bubuhayin na natin para matestingan natin, mapandar na natin. At yung piyesa natin na black, ito. Yan. Ito na ilalagay natin. Para makaiwas kayo dito mga sir sa pagkasira nito, dapat alagaan natin sa langis. Yan, black. Siyempre yung mga gasket. Lagay natin dyan. Yan, ito yung lagi kong sinasabi na dapat laging bago kapag nagtatap overhaul tayo. Piston ring, ito yung mga kuda pagka 125. Saka piston, ayan, ito yung code. Lalagyan natin yan. Tara mga sir, isara nga natin yung bago nating black piston, piston ring, base gasket, tapos cylinder head, the gasket. At ayan, tinuturong nga ni Kapulong para mailagay na yung sprocket cam. At napakahusay niyan. Ang dahil dito. Yan, ano? Yan. Puro tapted lagi yan. Yan. Kaya, kahit hindi ko nabantayan yan, magaling yan si Kapulong. Yan, tapos, ayan. Manugasan na. At ilalagay na yung bulb natin. Okay, tama na sir. Ayan, na-install na natin. Ibalik na natin lahat ng mga pisa nito. Bottom block, finish, tapos yung bulb guys. Ayan, tapos pandry natin. Kung tatahimik na siya. Okay, ayan, tumahimik na. Wala na yung parang kwan, kakalansingan. Tapos wala na rin yung ano, usok. Okay, ayan. Mas maingay yung bago nating kalasin. Okay, ibalik ko na yung ano, na-reset na rin natin to gamit yung diagnostic tools. Ayan, tuwan-tuwa na yung may-ari. 6 months na naman daw bago mag-change oil. Huwag nyo tutularan to mga sir, ha? Huwag kayo mag-change oil ng ano, 6 months pag sa buwan. Per kilometer dapat kayo change oil para ma-maintain nyo. Lalabas naman yung yung oil change dito sa mahal natin mga sir. Kapag sinet nyo siya ng every 1,500. Ibali mga access sa langis, huwag lang sa pisa.